Hello everyone! Sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo ay ang parameters ng generator and main engine. So ano ba ito mga parameters? Ito yung katawang ating fuel pressure, temperature, lubricant pressure, and temperature, at yung exhaust temperature. So ito yung mga critical part ng engine natin na dapat natin i-monitor everyday. At dapat ito ay nasa normal range. Kung nag-exceed man ito, halimbawa tumaas yung exhaust temperature, kailangan check-upin natin ang ating makina. O kung halimbawa ito ay may problema sa exhaust valve, na may basag na ito, or sa may sensor lamang. Kasi minsan, ang sensor to ay defective din. So halimbawa itong fuel temperature sensor, nag-reading ng mataas instead na mababa lang. So meron tayong instrument na pang-testing nito. So dito, ipapakita ko sa inyo ang parameters o dito sa monitor sa TV. Saan pinomonitor namin mga engineers ang mga pressure, fuel temperature, etc. Okay, so let's go! So here, dito tayo sa, no, sa monitor, generator. Ayan, generator number 1. Okay, running. So dito sa generator mostly ang tinitingnan natin ay ang exhaust temperature. Ayan, exhaust outlet temperature ng 7 cylinder. So we have 7 cylinder. So ayan, 322, 348.9, 272, 99.9, 293, normal siya. So okay. And dito, since yung ano, turbo charger, RPM pickup, and then exhaust gas inlet A and B bang. B, exhaust gas B bang. Ito naman yung outlet. Ayan. Tapos yung oil pressure niya ng turbo charger. So ayan. So ito yung sa generator. Okay, so far, okay pa naman. Good bang ano. Temperature at pressure yung RPM niya. And dito tayo sa ano, sa fuel pressure, so yan 7.4. yan, ito naman yung inlet fuel filter in pressure. Ayan, ito yung lube oil pressure ng engine. Okay, so ito rin temperature ng lube oil. Ito pa yung lube oil pressure at fuel temperature. So dito naman tayo sa tubig, sa HT water inlet pressure, yung pressure niya. Tapos ito naman yung LP pressure, and then yung HT may temperature na 75, ang LP ay 32. Dito sa charge air, yan 0.8, and starting air natin ay 6.89. So dito sa part na ito, ito yung mga alarm overview. So dito kapag may pumula rito, ibig sabihin nakalarma. So parulan ng alarma, kalimbawa control air, control source fail, safety fail system, ayan, mga monitoring, governor, jet system, start fail, ayan, mga tako, ito yung tako yung turbo charger RPM. Pag nag-overspeed, trip circuit, turning gear, overspeed, alarm block, HT water outlet temperature, oil pressure, both tako fail trip, common shutdown, emergency shutdown, safety shutdown, ayan. So dito, makikita natin dito yung RPM ng engine, ayan, 902. UBW, ito yung temperature ng alternator. 60, 58, 60 is normal. So dito yung temperature na HTLT at charge air, AC out temperature. So dito, ito yung monitor ng generator number 1. Punta tayo sa number 2. Ayan, ito number 2 na. Ito lang pira sa atin. So ayan, number 2 na yan. Same lang din ito, temperature ng exhaust. Etong dito pala, ito yung sa division niya. Ayan, may division. So dito, merong nakapula kasi walang RPM. So sila yung ano natin, RPM pickup natin. Okay. So ito na yung pressure ng lube oil, temperature ng fuel, pressure ng fuel, temperature. Ayan. So dito rin, pressure din, lube oil, and lube oil pressure. Dito naman yung tubig, it's still sa healthy pressure. Pressure and temperature. Ayan, dito rin. Yung starting air at charge air pressure. So, design lang din siya.
Ayan. So, punta na tayo sa main engine. Ayan, babago yan. Ayan. Dito sa main engine, ayan, eto. Ito, we have the 6-cylinder. So, ito yung exhaust temperature. Minomonitor din natin yan. Kailangan huwag siya tumaas ng more than 450. Kasi usually, pag nag-440, ayan, nag-isbuan na magandang masasunog ang exhaust valve natin yan. So, ayan. Ito yung scavenging temperature. Normal naman siya. Yung jacket temperature natin. Ayan. At 90 degree, alarma na siya. So, 95, shut down. Mag-shut down tayo. So, maintain natin ito. 6-7. Dito, fuel oil. Piston cooling oil. San Pro. Ayan. Ito yung temperature niya. Piston cooling oil. So, ayan. Ayan, naka-bridge control tayo. Ayan, bridge control. So, yung blower niya naka-stop naman. Ayan. So, dito, ayan. Ito yung ano natin mga pag may alarma. Shutdown, slow down. Ito yung mga pag na-shutdown, over speed, low oil pressure, turbocharger, ayan. Ito yung mga ICU. Ayan. May kasilabo naman. So, slow down. Ito naman yung alarma pag nag-slow down. Okay, so yung BMS, ito yung alarma. Ayan. Ito yung sa main engine natin. So, dito meron din fuel pressure, temperature, ng cylinder oil, oil pressure, ayan, temperature. Dito naman ay turbocharger pressure, temperature naman. Jacket pressure and temperature. Ayan. So, dito may sibat ang pressure, ayan. Starting air. So, ayan ang mayayari. Ito yung monitoring ng main engine. So, ayan. Next, tayo sa diagram. Sa fuel and low and diesel tank. So, ginagamit natin ngayon itong number 1 starboard yan. Focus na. Itong number 2 port starboard. May laman pa yan. Ito yung 1 starboard. Awan ang port natin. Wala nang laman. So, dito tayo sa shitling. Yan, ito yung LSU na ginagamit natin. So, dito sa service, ito yung papunta ng engine at generator. So, galing sa shitling, pupunta mo na ng purifier and then purifier to service tank. The service tank to main engine and generator. So before that, tatan pa tayo ng filter, heater, viscosity controller, ayan. Backwash filter, then bago mag main engine. So ayan. So pag may exist na fuel na overfill, pupunta ng overflow tank. Okay, so ito yung diesel line naman. Papunta ng emergency generator at ng main engine ng generator din. Okay. So, next. Ito yung ballast system. Kaya ito yung mga tanki natin. Ballast tank. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 10, starboard. Dito natin makikita yung ilan yung trim na marco. Heel. Ayan, forward and up trap. Okay. So, usually, his shipmate na nag-operate ito. Ito yung ballast pump natin. Ayan, ballast pump number 1 and 2. Ayan, boiler. Dito tayo sa boiler. So, ito yung boiler natin. Monitoring. Makikita natin yung level, temperature, ayan. Kung may abnormal alarm, pupula yan. Okay. So, ito yung diagram niya. Kali ng feed tank. So, yan is. So, nangyayari, kali feed tank, take suction yung from fresh water ng take suction ng feed pump. So, dyan sa feed tank po ka. Feed tank, pipilapan yung boiler tank. Automatic yan. Pag nagising yung level na normal, automatic mag-stop tong feed pump. Okay. So, meron namang ibang system na continuous ang flow. So, dito lang sa regulating valve mag-adjust. Recycling na yan. Pag bumaba ang level, open yung three-way valve at papunta ng boiler according to the boiler level. Okay, required. So, yan. Tapos, pag dito, steam and demand, papunta na ng system yan. Tapos, ang papunta ng system, ang exhaust niya, papunta ng cooler to inspection tank or cascade tank dito. Then,
yan lang cycle din balik sa bintang sa iba. So ito yung cooler natin or condenser. Ito. So yun na yan. Okay. So itong steam, ito yung nagpapa heating or nagpapainit ng mga heater natin sa engine jacket, sa generator. Ayan, kailangan yung fuel natin ay heating and mga fuel tanks. Ayan. At siyempre sa ibang mga gamit natin sa mga tanke na let's say sludge tank, kailangan ng heating. Okay. Ayan. At siyempre dun sa calorifier na tawag natin yung fresh water natin, kailangan ng heating. Ayan. So dito sa ano, generator number 3, hindi naman ako patak. Kaya naman makikita niya. So yun na, yung pinakita ko sa inyo, yung sa parameters ng generator at main engine. At yung iba, nagtatanong kung ano ang gagawin kapag umalarma, may alarma, let's say, low oil pressure. So guys, alarma muna yan sa warning. So ang dapat natin gawin ay change over yung filter or checkin yung bomba, baka pumara or nag-trip. So usually, pag yung bomba ang pinag-uusapan, yung pump, dapat naka-automatic yung isang bomba nyo para mag-automatic change over. So pag filter naman, i-change over nyo lang. So usually naman mayroong naka-standby na filter yan, and then after that babalik na yung pressure natin ng lube oil, and of course kailangan natin linisan. So kapag hindi natin naagapan o hindi natin napalitan o hindi natin attend yung alarma, mag-shutdown yan. Depende sa setting. Halimbawa, ang alarma nyo is 4.0 and then shutdown is 3.5 bar. So, pag umabot ng 3.5 bar, papara ang makina natin. So, ayan. So, yung sa ano naman, temperature na tinatanong nila, usually ang nagiging problema ay ang steam heating. So, minsan, ay kulang yung heating ng steam natin. So, yun lang. At the hell, I hope you learn something from my vlog. Thank you for watching Cheap Remoli Vlog. So I hope you like this video, especially sa mga seaman or yung ang pamilya nyo ay isang seaman. So makamulit kayo sa mga trabaho namin sa barko. If you like my video, please subscribe, share it, so that everyone can see this video. Also, kung may comment, i-comment below na lang or mag-suggest kayo kung anong gusto nyo. Itanong tungkol sa Simon's Vlog. Thank you!